ng 2 dekada mahigit, halos araw-araw po sa programa kong antes sa radyo, Monday to Friday, nakakatanggap po ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you, lahat kayo ng mga pulis dito, kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan, to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob. Ang SISTE, the truth is, masakit na katotohanan. Sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin, I'm just talking about dun sa mga abusado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao. Karamihan po na inyo pong inaapi, nilapastangan sa aking pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wanted sa Radyo, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit, walang pinag-aralan, pinaplantahan ng ebidensya, pinagtitripan, pinakukulong na walang kasalanan, at sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng 5 pulis na may bit-bit na arma light. How can that happen? At payatot, I'm sorry kung naikinig yung taxi driver ngayon. Payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-arma light, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko ng isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyang, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga pulis dahil ba't pumapalag? Kinulong! Direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible, pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa tsapa. And of course, mas marami ang mga mababait, matitino, dahil sa tsapa. Dahil may isa katuparan na yung kanilang pagiging bully, kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the tsapa. To prove to the world that they are somebody to reckon with, that they need respect. Respect mula dun sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this, listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulungin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban na maliliit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito sa baba dahil kayo nagsisinungaling. Hindi kami papayag, ang Senado, na gagawin nyo kaming katatawanan tulad ng ginawa itong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay nagigpag-usap sa mga resource persons dito. Lahat ng mga pulis ay nakayuko. Ngising aso itong si Arabejo. At nakuha pang magsinungaling at gagawin kaming parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawing tanga rito at hindi kami papayag, especially si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pang-api sa maliit nating kababayan, hindi na po ubra rito. At hindi nyo po pwede kami paikutin dahil meron po kaming dating chief PNP na si Senator Bato de la Rosa. And andito po ako na alam ko po mga karakas ninyo, just like the back of my hand. And lastly, kanina dumaan sa tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Sermonia, like I said, who's been my friend for a long, long time and he's been a very effective PNP officer na maraming beses na akong dumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong pulis at agad niyang natutugunan at mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong pulis. And I commend you for that, General Sermonia. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakagalito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa paglalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Totoo yan. May mga police operational procedure pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit? Is it become, it becomes the culture, the norm? Or the leadership? Colonel Alan Umipig, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusadong pulis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka at mabait ka.
hindi ka abusado. You did your best, sabi pa nga ng isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila na i-paraffin test yung mga suspect na mga pulis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader dapat is makulit. Mayat maya, paraffin test yan. Pag sinabi na hindi, hindi pwede, paraffin test yan. Otherwise, sasampang kita ng kaso. O paraffin test yan, nag-yes sir, and then kinabukasan, paraffin test na ba? Or after a few hours, paraffin test na ba? Mayat maya, pina-follow up mo. Wala talaga siyang kasalanan. Kung tutusin bilang, ang kasalanan niya dito, yung bang sa ngalan ng command responsibility, doon siya nakahon. Pero sa pagiging abusado at barumbado, hindi siya kasama, Mr. Chair. So maybe yung mga katulad mo, kailangan lang siguro ng isa lang sa leadership training kung paano ka maging matigas. Pero hindi ka abusado, malambot ka lang. Pero okay lang yan, at least. Kaysa naman tawagin ka abusado, barumbado, siraulo, which you are not. So sa hearing na ito, marami akong katanungan. Pero for now, ipapaubaya ko muli sa aming chairman, si Senator Bato Del Rosa, to proceed. So, thank you, Your Honor, Senator Tulfo, for that reminder. Yung iba, siguro na nagre-react doon sa mga sinasabi ni Senator Tulfo, but for all you know, wala naman siyang talagang ibang mithiin dito, kundi mapaganda yung ating Philippine National Police. For all you know, anak yan ng PC, Philippine Constabulary Officer, yung kanyang tatay, kaya mahal, malapit sa puso niya yung uniform service. Kaya ganun na rin yung galit niya kasi yung tatay niya noon, kilala talaga yun na napakagaling na opisyal, napaka-snappy at napaka-stricto sa pagdala ng tao. Kaya yan yung, kinagisna niya na disiplina ng men in uniform. Kaya ganun na lang siya mag-react kapag mayroong pulis na nag-aabuso. Going back to comment niya kay Colonel Umipig, I agree with Senator Tulfo, Colonel Umipig. Pero yung nga lang, ulitin ko na naman, kulang sa asim. Ha? Asiman mo pa yung liderato mo. Yung, di ba, sabi ko palagi, Umipig, ganyan o. Oh. Oh, narinig mong chief investigator mo, nilalaro ka lang, may instruction ka, ayaw mong sundin instruction mo kasi sinusunod niya yung kanyang judgment call. Ano bang judgment call doon sa instruction? Ah, very, very clear yung instruction mo. Dakakahon ang instruction. You do this. You do that. Ngayon, mag-exercise pa siya ng judgment call. Ganun na palang police natin ngayon. Hindi na sumunod sa chain of command. So mayroong breakdown of discipline. Kung ako ang hipe, nalaman kung hindi sinusunod yung instruction ko, ah, itong investigador na ito, eh, nandoon na ito sa ERMM ngayon. Nandoon na ito sa... Nandoon na ito, pinapatapon ko na ito sa Basilan, Tawi-Tawi o sa Maguindanao. But there's no place in this organization of people like that na hindi marunong sumunod yung instruction. Kaya we are a uniform organization because we are structured. We follow the chain of command. And you are on top of the chain of command as far as Nabula City, Nabutas City Police Station is concerned. And all others must follow. Whether your decision is correct or not, follow orders. Ask questions later. Rabio, ha? Baka nakalimutan mo, naka-uniforme ka. Hindi porke investigador ka, hindi porke chief investigator ka na istasyon. Minamaliit mo lang yung hipe mo na hindi ka sumusunod porke ikaw ang may hawak ng investigasyon. Maramdaman mo rin yan kapag ikaw naging hipe at hindi ka sinusunod ng chief investigator mo sa sinabihan ka, binigyan ka ng instruction, magagalit ka rin. Ha? Tandaan nyo yan. Darating rin kayo sa punto na yan. Yung frustration na maramdaman nyo, ganun din ang maramdaman nyo. Kaya, andito na yung hinahanap ko, si Major General Richie Medardo Posadas, the Director of National Police Training Institute. Bigyan kita, alam mo naman yung history niyan, di ba? NPTI before was under PPSC, Philippine Public Safety College. Nung ako'y nag-CPNP, matagal ko na nakikita, noon pa, maaga pa tayo servisyo nakikita ko, hindi gaanong madiin yung training na binibigay ng PPSC sa basic recruit course natin. May nakikita kong mga recruit na natutulog lang sa ilalim ng puno ng kahoy. Pagkatapos, magpito na whistle, permission, kain na, lunch na. Pagkatapos ang lunch, balik na naman sa ilalim ng under the mango tree, magpapahinga, matutulog. Kaya nakikita ko, kailangan talagang diinan ang training ng basic. Kaya, tinanong ko ang PPC, bakit ganun? Sabi nila, sir, kulang kami sa isang klase ng training, isang training class
ng PSBRC, isang class ay halimbawa 300 sila, ang nagbabantay sa kanila isa o dalawang PNCO lang ang nagbabantay, yung mga tactical PNCO. So how can you train effectively kung ganun ang ratio? 1:300. Tanong ko, bakit short kayo ng tao? Eh sir, wala kaming organic, hindi kami nakapag-recruit ng tao. Nagdedepende lang kami kung anong ilan yung ipapahiram ng PNP sa amin. Naglo-loan lang kami ng tao ng PNP para mag-train sa tao ng PNP. So sabi ko, there is a disconnect. Yung tao ng PNP, tinitrain ng ibang entity na hindi naman sila PNP. Dapat kung sinong nangangailangan, sila magpo-produce ng tao na gagamitin nila. Kasi alam nila kung anong kailangan nila sa field. Di ba? Eh, anong alam itong PPEC? Kung mga civilian na instructor saan, paano nila i-train yung tao nila na maging police? So, kailangan nila ng police. Wala man silang police. Manghiram sa PNP. Ang PNP naman, sabihin ng PNP, bakit kami pahiram sa inyo na outside PNP organization man kayo? Kailangan namin tao sa field. Kailangan namin tao i-deploy. Kaya, last priority kayo bigyan. Kaya, it came to a point na when I was the chief PNP, I fought for the bringing back of PNPA and PNTI back to the fold of the PNP para sila mag-control. And true enough, tinulungan tayo ng mga senador, Senator Lacson, lahat ng senador dito nung ako yung chief PNP, binilisan nila yung pag-amend ng batas. So, nabalik ngayon sa atin.